Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ito mismo ay galing sa bibig ng ating Panginoon. Mayroon pong tatlong elemento na nakapaloob sa propesiyang dala ng propeta. Ito ay ang exhortation, edification, at comfort. Subalit, bago yung comfort, pag nagsalita ang propeta, discomfort ang ibinibigay sa tao. Lalo't kung para sa iyo ang mensahe ng Diyos na ibinibigay ng isang propeta. Magugulo, magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan at pagkakaunawaan, minsan humahantong sa awayan pag nagsalita ang propeta dahil mayroong gustong baguhin ang Diyos. Tingnan niyo po ang ginawa sa ating unang pagbasa ni Naaman. Kung hindi pa siya sinabihan ng kanyang katulong na, di ba sabi mo'y gagawin mo ang lahat para ikaw ay gumaling lamang sa iyong sakit na ketong, pinalulublob ka lang doon sa ilog ng Jordan, makapitong beses ayaw mong gawin dahil gusto mo yung dalawang ilog doon sa Damascus na mas malinis para sa iyo kaysa sa ilog Jordan. Di ba'y umalis si Naaman sa harapan ni Eliseo na galit na galit dahil bakit doon pa sa ilog Jordan? At ito ang nagpapabago sa isipan ni Naaman. Sinunod niya ang sinabi ng propeta at siya'y gumaling. Sa ating ebanghelyo, ano ang ginawa ng ating Panginoon sa kanyang mga kausap na kanyang mga kababayan ng mga Israelita? Dalawa ang sinabi niya at ipinahayag niyang sa pagano pa noong nagkaroon ng taggutom, balo ng Sarepta na ang ibig sabihin ay pagano, iyong balo. Doon pa pinapunta si Elias para magkaroon ng himala dahil sa propetang ito. At ang ikalawa, iyong ating unang pagbasa na kinot ng ating Panginoon, si Naaman pa ang pinagaling na taga-Syria na isa ding pagano. Alam niyo po kung bakit galit na galit ang mga Israelita? Hindi nila matanggap ito dahil nagpapagaling pala ang Diyos, kinakalinga pala ng Diyos ang mga pagano. Dahil para sa kanila, exclusive silang anak ni Yahweh at hindi kailanman ito ilalabas kung anuman ang mga benepisyo na para lamang sa kanila. Bakit mga pagano ang binibigyan niya yun ng benepisyo ng Diyos? Discomfort ang ibinibigay ng propeta. Subalit kung tatanggapin ito ng taong directly na nangangailangan ng mensahe ng Diyos, ito'y magiging comfort ayon sa ikatatlong elemento ng propesiya na daladala ng propeta. Marahil sa ating pang-araw-araw na buhay, pag tayo ay nakakarinig ng mga mensahe, marahil ito ay masakit para sa atin. Lalong-lalo na kung ito'y katotohanan, dahil sabi nga po sa ibang parte ng Ebanghelyo, ang katotohanan ay masakit tanggapin. Subalit kung atin po itong pag-iisipan at ating tatanggapin at babaguhin kung ano ang mayroong kamalian sa atin, time will come, magiging comfort ito sa atin at magiging kabutihan para sa atin. Amen.